Ayon. Kayo ang asin ng sanlibutan, at kung ang asin ay mawawala ng alat, ano ang silbing kabuluhan nito kundi ang itapon at tapak-tapakan? Panatilihin ninyo ang ninas ng inyong ilawan upang makita ninyo ang daan patungo sa akin. Seven. Good morning, mga kapatid. Good morning, mga kapatid. Araw-araw, nabubuhay tayo, di ba? Araw-araw, humihinga tayo. Araw-araw ba, ligtas ka? Sa tingin mo, araw-araw ba, sa bawat sandali ng buhay mo, ligtas ka ba? Are you saved? Magagawa na natin yan. We are always saved, every day. Because God has given us the power of choice. Binigyan tayo ng Diyos ng espiritu ng pagtili. Yung tinatawag na volition. The power of choice na ikaw na mamimili. Pinalaya tayo ng Panginoon. Para na sa ganon, mapili mo ng magpakabanal. Sabi ng Galatians 5:1. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pag-aalipin. So, huwag na tayong paalipin pa sa katawan o sa outer man o sa laman. Na yan ay pinalaya na tayo ng Panginoon. Sa katotohanan, sinabi niya rin sa Romans 6:22 ang ganito. Dadapwat kayo ngayong mga laya na kayo sa kasalanan at naging mga alipin na ng Diyos. Kayo ay mayroon ng bunga sa ikababanal at ang wakas ay buhay na walang hanggan. So we have to practice holiness. Magsanay tayo sa kabanalan na lagi nating iligtas ang ating sarili araw-araw. Meron na tayong kapangyarihan magkaroon ng bunga sa ikababanal. So pipiliin mo ng sumunod sa kalooban ng Diyos at magagawa mo na. Kasi pinalaya na tayo from the law of sin and death. Ang babantayan mo lang yung sarili mo. Kasi yung sarili mo baka umayaw. So magbabantay tayo sa ating sarili. Sabi ng 2 John 1:8. Mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag ninyong iwala ang bagay na amin pinagpagalan, kundi upang tanggapin nyo ng isang lubos na kagantihan. So pwede mong iwala eh. Kasi ikaw ang mamimili, you have the right eh. You have given the power of choice. Ang dati mong pagkatao kasama ng napako sa krus. So ang nabubuhay na ngayon sa iyo, si Kristo. At ang buhay na ikinabubuhay mo ngayon, sa pananampalataya. At kapag ikaw ay sumasampalataya, sabi ng Mark 9:23, kung kaya mo, lahat ng bagay may pangyayari sa sumasampalataya. So kakayanin mo na, pipiliin mo ng sundin ang kalooban ng Diyos at magagawa mo na. So, pag hindi mo pinili yun, magkakasala ka. So, huwag mong sasadyain ng kasalanan. Kapag sinasadya mo lagi ang kasalanan, pag ito'y patuloy na sinasadya mo at ito'y lumaki ng lumaki, ito'y magkakaroon ng bunga sa ikamamatay. So, ang mga kasalanan ang may bunga sa ikamamatay, ay eh, yung palagi kang magkakasala. Sabi sa James 1:14-15, kasi kung nagkasala ka lang nang hindi mo sinasadya, okay sa Diyos yun eh. Kasi nagkasala ka, hindi ka nakapagbantay sa sarili mo eh. Nagkasala ka, so tinatampan ng Diyos na. Pero yung sinasadya mo lagi ang kasalanan, at patuloy ka nagkakasala, pinipili mo ng magkasala. So pag lumaki ng lumaki yun, ikamamatay, yun ang kasalanan ikamamatay. May mga kasalanan hindi ka mamatay yung hindi mo sinasadya. Hindi ka mapupunta sa impyerno nun. Bibiyayaan ka ng Diyos na makapagsisi palagi. Pero yung sinasadya mo na, nandun na yung pagkatao mo eh. Pinipili mo ng magkasala eh. So pag ito'y lumaki ng lumaki, ito'y siya kamamatay na, sabi sa James 1. Basahin natin.
kundi ang bawat tao ay natutukso pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. So pag nahihikayat ka ng dati mong pagkatao ng nananahan sa katawan, nahihikayat ka ng kasalanan, pinipili mo magkasala. Pag yun pinipili mo lagi at pumapayag ka, mahikayat ka pa ng kasalanan, sa ikamamatay na yun, mapupunta ka sa impyerno. At kung magkagayon ang kahalayan, kung naipaglihi mga anak ng kasalanan, at ang kasalanan, pagka malaki na, mamumunga na ng kamatayan. So pag malaki na ang kasalanan, yun yung paglaki, pinipili mo eh. Sinasadya mo, wala nang hain para sa iyo. Sabi sa Hebrews 10:26. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkilala sa katotohanan, ay wala nang hain natitira pang tukol sa kasalanan. So paano pa matutubos yung kasalanan mo? Ay sinasadya mo na. Si Pablo, sabi ko sa 1 Timothy 1:30, nagawa niya magkasala dahil wala pa siya sa pananampalataya. Hindi pa niya alam ang pananampalataya. Eh tayo, alam na natin ang pananampalataya eh. Eh sabi, sinasabi ko sa 2 Peter, buti pa, hindi ka na naging Kristiyano. Matapos kang maging Kristiyano, sasadyain mo kasalanan. Yun ang sinasabi. Delikado ka doon. Sa ikamamatay yun, sabi. Sapagkat kung pagkatapos na sila'y makatakas sa mga pagkakahawa sa sanlibutan, sa pamamagitan ng pagkilala sa Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, ay muling mahalubiluhan at malaig niyaon. So pumayag ka, maghari ang laman sa iyo. Yung free will mo ng choice, pinili mo pa rin magkasala, pinili mo ang laman, ay makapaghari pa sa iyo ang kasalanan. At lalong sumasama ang huling kalagayan nila kaysa nung una, sapagkat magaling pa sa kanila ang hindi nakakilala ng daan ng katwiran kaysa pagkatapos na makakilala, ito ay tumalikod sa banal na utos na ibinigay sa kanila. So, nangyari sa kanila ang ayon sa kumikaang tunay, nagbabalik na muli ang aso sa kanya sariling suka. At sapagkat lumalob sa pusali ang babaeng baboy na nahugasan, bumabalik ka na naman sa dati mong pagkatao. Nakalimutan mo na naman ang bagong ang nilalang. Kasi pumapayag ka sa kasalanan. Hindi dapat pumapayag sa kasalanan. Sabi ng Romans 6, Romans 6:4-6, tayo ngay na nalibing na katakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay gayon din naman tayo makakalakad na sa panibagong buhay. So sumampalataya ka na bago ka ng nilalang, makakalakad ka na sa bagong buhay. Wala na kapangyarihan ng laman, ang kasalanan ng demonyo sa iyo. So wag ka nang papayag na mahalubiluhan ka uli ng laman o sumuway sa utos ng Diyos. Sapagkat ang utos ng Diyos ang banal, matuwid at mabuti. So nababanal tayo at nabubuti sa tuwing sumusunod tayo sa salita ng Diyos. Sa tuwing halalabanan mo ang salita ng Diyos, nilalabanan mo si Kristo, itinatakwil mo si Kristo, at kapag patuloy mo sasadyain ang pagtakwil kay Kristo, itatakwil ka ni Kristo. Sabi sa 2 Timothy 2:12. Kung tayo'y magtiis, ay maghahari naman tayo kasama niya. Kung ikakaila natin siya, ikakaila naman niya tayo. So ang sabi ni Kristo sa John 12:48, ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siya sa kanya hahatol sa huling araw. So hahatulan ka ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos sabi, kapag ang kasalanan na ipaglihi na, at ito'y na lumalaki na lumalaki, ito'y mamumunga na sa kamatayan. At kapag sinasadya mo ang kasalanan, wala nang hain pa para sa iyo. Merong mga Kristiyano pa sinasadya ang kasalanan eh. Katulad ng Hebrews 10:25. Basahin natin yun ha. Ah.
Hebrews 10:25, na huwag nating pabayaan ang ating pagkahatipon na gaya ng ugali ng iba, kundi mag-aralan tayo sa isa't isa, lalo na kung inyong namamalas na malapit na ang araw. So, huwag niyong pababayaan ang pagtitipon. Huwag mong pabayaan ang pagpe-fellowship ng pagsamba. Utos ni Kristo yan eh. Eh, ba't sinasadya mo? Sana kung hindi mo sinasadya, okay ka sa Diyos. Eh, paano pag sinasadya mo ang hindi pag-worship? Talagang hindi ka nag-worship, nag-aalibay ka. At yung alibay mo na yun, eh talagang alibay mo lang yun. Pinakikilos mo yung dati mong pagkatao. At pag lagi mong ginagawa yun, lalaki na lalaki ka sa kanan. So, palalayasin ka na ng Diyos, sabi sa Psalm 6:10. Bigyan mo sala sila, O Diyos. Ibuwan mo sila sa kanilang sariling payo. Palayasin mo sila sa karamihan ng kanilang pagsalangsang. So, sa tuwing sasalangsang ka, sa tuwing sasadyain mo ang kasalanan, palaki ng palaki yun. Mamumunga ng kamatayan yun. O palalayasin ka na ng Diyos. Kaya yung grasya ang ibinigay sa atin, huwag niyong aalisin yung grasya ng kalayaan na ibinigay. Sabi sa Galatian nga, basahin ko uli ha. Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Kristo. Magsitibay nga kayo. Na huwag kayong pasakop na muli pa sa pamatok ng pag-aalipin. So, nasa yung desisyon na eh. Kung papaalipin ka pa sa dating pagkatao mo sa kasalanan o hindi na. Ikaw na mamimili. May kapangyarihan ka mamili. Ngayon, pag dumarating naman yung tukso, sabi sa Matthew 25:13, kasi mayroong manunukso eh. Mayroong demonyo. Kahit natalo na yung demonyo, panalo na tayo sa demonyo at sa kasalanan, pwede pa rin makakilos ka sa dating pagkatao pag tinutukso ka ng demonyo. Kasi yun ang trabaho ng demonyo, alisin ka sa pananampalataya. Huwag kang magpatuloy. Sabi dito, magpuyat nga kayo sapagkat hindi nyo nalalaman ang araw ni oras ng pagbaba ng Panginoong Jesus. Be on guard. Always be on guard. Magbantay tayo. Sabi ng Luke 12:37, mapapalad yung mga alipin na kung dumating ang Panginoon ay madat ng nagpupuyat. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na siya'y magbibigay sa sarili at sila'y pauupuin sa dulang at lalapit at sila'y paglilingkod niya. So, bantayan mo'y sarili mo. Ang babantayan mo, sarili mo. Kasi yung sarili mo magdidesisyon eh. Kung susunod ka ba sa Diyos o hindi eh. Sabi sa 1 Timothy 4:16, mag-ingat ka sa iyong sarili at sa iyong turo. Kasi tuturuan mo sarili mo eh. Ano ituturo mo sa sarili mo? Yung aral ni Kristo. Yung kautusan ni Kristo, tuturuan mo sarili mo. Kaya mag-ingat ka sa sarili mo at hindi tuturo mo sa sarili mo. Manatili ka sa bagay na ito. So magpatuloy ka manatili sa pananampalataya, sa salita ng Diyos, sapagkat sa paggawa nito ay iyo rin sarili ililigtas mo, pati na yung mga magsisipakinig sa iyo. So maililigtas mo sarili mo kung pipiliin mo, napiliin mo ang kalooban ng Diyos at yung mga nakikinig din sa iyo. Excuse me. Sobra sa treble eh. Always be alert. Ang nais ng Diyos sa atin, lagi kang alert. Laging may presence of mind. Sabi sa 1 Thessalonians 5,
sapagkat kayong lahat ay pawang mga anak ng kaliwanagan at mga anak ng araw. Tayo hindi sa gabi ni sa kadiliman man. Huwag nga tayong matulog gaya ng iba, kundi tayo magpuyat at maging mapagpigil. Magkaroon ka ng self-control. Kontrolin mo yung sarili mo, kasi pwede na eh. Pwede mo nang makontrol eh. Sabi sa 1 Peter 1.13. Ganyan inyong bigkisan ay baliwang ng inyong pag-iisip. So, pwede mo nang bigkisan ng baliwang ng pag-iisip mo. You can control your mind. You have the power to control yourself. May bunga ka ng Espiritu Santo ng self-control. So, gamitin mo yung power. Kasi pwede na eh. Nung araw, hindi natin makontrol sarili natin, kontrolin tayo ng kasalanan. Bakit? Alipin pa tayo ng kasalanan. Kaya hindi mo makontrol. Eh, ngayon, pinalaya ka na sa kasalanan eh. Sabi sa Romans 6.22 eh. Ngayon, laya na kayo at alipin na ng Diyos, may bunga na kayo sa ikababanal. So, pwede mo nang magpatuloy sa kabanalan. Pwede mo nang bigkisan ng baywang ng pag-iisip mo kasi mahirap bigkisan yan eh. Lagi nag-iisip yan eh. Eh, paano kung ilagay ni Satanas sa isip mo, sumuway ka sa Word of God? Bigkisan mo, huwag kang pumayag. Ang gagawin mo, susunod ako sa Word of God. Makikipagbaka ka sa demonyo. Huwag kang papayag na matukso o mahikayat, sabi. Yung James 1.14, kapag nahihikayat ang tao, nagkakasala siya. Kapag yung kasalanan na yun, lagi sinasadya, lumalaki na, magbubunga na sa kamatayan. Na maging mapagpigil kayo't inyong ilagak na lubos, ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo, paghayag ni Jesucristo. So magtiis lang tayo. Kaya naman eh. Sabi eh, kaya mo eh. Mark 9.23, kaya eh. At sinabi sa kanya ni Jesus, kung kaya mo, o di sarili mo, kayanin mo sa sarili mo. Kasi kapag ikaw ay tinulungan mo sarili mo, tutulungan ka ng Diyos eh. Di ba yung Megeto, sabi ng Megeto, Panginoon, gusto ko pong maging malinis. Pinipili niya maging malinis, sabi ni Cristo, gusto ko rin. Thy kingdom come, thy will be done on earth, as it is in heaven. So, loloobin mo sa lupa, loloobin din sa langit. Kayanin mo dito sa lupa, tutulungan ka ng Diyos, kayanin mo. So, makakaya mo. Sabi niya kanya ni Jesus, kung kaya mo, ang lahat ng mga bagay. So, everything, hindi lang anything eh. Lahat ng mga bagay ay may pangyayari sa kanya na nananampalataya. Kaya nga meron akong itinuro sa kanila kasi ito, approved sa akin ito eh. Yung Psalm 37.5. Approved na approved sa akin ito. Kasi ako, hirap na ako eh. Kasi naisulong ako, hirap ako sa pag-iisip, hirap sa pag-kilos. Ang ginagawa ko, pag meron akong gustong planong gawin, ipinipipray ko ng todo sa Diyos. Walang maliit o malaking bagay sa akin. Kasi tingin ko parang hirap lagi gawin pag naiisip ko eh. Kaya ang ginagawa ko, lagi ako humihingi ng tulong sa Diyos. Lord, ito, ito, ganito, ganito, ganyan, ganyan. Lahat ng gusto mo mangyari sa buhay mo, ipagpipray mo araw-araw. Pagdating ng araw na yun, makita mo, ang gaang-gaang ng pag-Diyos, simple-simple titilo sa Diyos. Papasanin niya yung pasan mo. Ito sabi niya eh. Ihabilin mo ang inyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papapangyarihin. So walang mahirap eh. Lahat ng bagay, kaya mo na eh. Gagawin mo lang sa panalangin ng prayers. Lagi mo lang ipagpepre kahit ano. Sa tingin mo, ano yung mahirap na gagawin mo? Sa tingin mo, ako nga lang eh, yung bumila sa pila, hirap na hirap ako, tumainipin ako eh. Pero kapag ikaw pinagpe-pray mo yon, kasi nga meron akong naganap na dalawang bagay na hirap ako eh. Yung mag-a-update daw sa BBI, meron akong account sa BBI, mag-a-update ka doon. Para nang sa ganun, may access ka sa online, sa ATM. Pag hindi mo daw na-update hanggang September 30, mawala ka na access sa online, sa ATM. Sabi ko, Panginoon, hirap ako doon eh. Hindi pinag-pray na, at saka yung pagkuha ng license card dyan sa ano, sa LTO na kainta. Hirap ako doon sa mga pilahan. Before that, ang plano ko, September 2, gagawin ko. Eh, di pray ako ng pray, Panginoon, na pag yung oras na pupunta na ako doon,
Kamu bahala, yung mga tao. Basta pinag-pray ko ng todo yung dalawang yun. And may nag-tay si Evelyn noong September 1. E di may meron na akong pang-alala eh. Sabi ko, ito na yung time, meron na akong pondo. So hindi na to yung plano, September 1. Lord, ikaw bahala. O pagpunta ko sa BPI, alam nyo, nag-iisa lang ako doon na nag-ano eh. Nagpirma ng mga information ko, data ko sa akin. Sandali lang, tapos ako. Diretso ko sa LTO ng ano, ng pagdating doon, tatlong pila, ang haba-haba. Di nagtanong ako doon sa counter, ako, saan ba kumukuha ng ano, license card? Dito, asan yung receive yung binigay ko? Eh, hihingi na ako noon. Ay ko, oh Lord, iihi mo na ako. Pagbalik ko, mamaya matawag pangalan ko, wala ako. Di may akaihi ako pagbalik ko. Bago pa naupo ako, ikaw mo walang internet doon. Gagamitin ko yung mobile data ko. Sabi ko sa kanila, nakapila ako rito, matagal ako rito, tatlong pila. Hindi pa ako natatapos maggumamit ng mobile data ko. Tinawag na yung pangalan ko eh. Lauro Mali, takbo ka agad ako. Nakuha ko ka agad. Sabay dikit ng babae sa akin, sabi sa akin, kailan nung kayo kumuha ng lisensya? Ba't nakuha niyo mati ko? Ano kumuha ako ng lisensya? Birthday ko yun, natatanda ko. May ako, ganun ho ba? Ang bilis niyong nakuha. Sabi ko, talaga kapag ipinagpe-pray mo sa Lord, lahat ng gagawin mo. I-acknowledge mo lang. Hindi mo pa ginagawa, diligin mo na sa panalangin. Hanggang sa dumating yung oras na gagawin na plano ko, September 2, gusto niya September 1 eh. Kita mo, nakuha ko, na-solve ko din lahat agad yun. Kasi napakahirap gumawa ng isang bagay, tingin ko eh. Natututo ko humingi ng tulong sa Diyos. Kahit na ano gagawin ko, ipagpe-pray mo lang na ipagpe-pray, magtiwala ka lang sabi. Do not lean in your own understanding. Proverbs 3:9. Papapangyarihin niya. Kaya lahat ng bagay kaya mo eh. Siya gagawa eh. Sabi niya eh, siya ang nagpapasa ng ating pasan araw-araw eh. Kamanggagawa tayo ng Diyos eh. Ito sabi, tumiwala ka sa Panginoon ng iyong buong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong lahat at kanyang ituturo ang iyong mga landas. Siya gagawa eh. Tuturo yung landas, magtiwala ka lang. Paano ka nagtitiwala? Humingi ka ng tulong. Nagpe-pray ka. Pag-pray mo lang ng ipag-pray, makita mo magaganap yun. Kasi makikita mo answered prayer ka. Bakit? Kasi dinidilig mo sa panalangin eh. You always pray. Lagi mong hinihingi eh. At pinasasalamatan mo lagi eh. Philippians 4:6. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Diyan magaling tayo eh, yung mabalisa sa lahat ng bagay pa. Hindi lang anuman, sa lahat tayo nababalisa. Kahit nga wala tayong problema, nag-iisip tayo ng problema. Ano ba problema ko? Tumutaan, wala kagang problema eh. Ano ba yung problema ko? Iniisip ko yung problema eh. Huwag kang mabalisa eh. Kundi sa lahat ng mga bagay, sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pasasalamat, ipakilala ninyo ang inyong kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na di masayod ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong puso't inyong pag-iisip kay Kristo Jesus. Marirelax ka, mapapayapa ka. Kasi pag once nag-isip na tayo ng problema, sabi ko nga kay BD, kung intindihin nyo mga yan, ibigay natin sa Diyos yan, ang Diyos ang gagawa dyan. Kapag hindi wala tayo magawa, isumbong natin sa makapangyarihan, sa mga otoridad. Walang magagawa yung mga yan. Nakampi natin ang otoridad. Kasi mabuti tayo eh. Tumusunod tayo sa Diyos eh. Nakampi natin ang mga otoridad. Kasi ang otoridad, kilabot sila sa gumagawa ng masama. Talagang hahatulan nila yan. Eh tayo, hindi naman eh. Kaya susunod tayo sa kalooban ng Diyos, magagawa natin lahat. Katulong natin ang otoridad. Sabi sa Romans 13, ang bawat kaluluwa'y pasakop sa matataas na kapangyarihan, sapagkat walang kapangyarihan na hindi mula sa Diyos, at ang kapangyarihan ito'y hinirang ng Diyos. Kaya nga't ang sumalansang sa kapangyarihan ay sa utos ng Diyos sumasalangsang, at ang mga nagsisalangsang ay magsisitanggap ng kahatulan sa kanilang sarili. Sapagkat ang mga pinuno hindi kilabot sa gawang mabuti kundi sa masama. At ibig mo baga mawalan ng takot sa may kapangyarihan, gawin mo ang mabuti, magkakamit ka ng kapurihan sa Kanya. Kaya nga maganda otoridad natin ngayon eh. Yung otoridad natin ngayon, si Guido, napakahusay na presidente.
Kasi ang sinusunod niya nasa Word of God eh. According to the Word of God siya, ang pinipili niyang tulungan ang masa, ang mga mahihirap. Ang puso. Kaya sinusuportahan siya ng Diyos. Sabi sa Proverbs 29. Proverbs 29:14. Ang hari na umahatol na tapat sa dukha, ang kanyang lukluwan ay matatatag magpakailanman. Bilang mo, ang ganda nung sinabi niya eh, for 3 years maging federal government ng Pilipinas, okay na ako. Kahit na hindi ako maging presidente, okay na yun. Kasi maganda federal government eh, matutulungan nito yung lahat ng mga suburbs o yung nakapaligid sa kanya. Kasi yung central agency, yung federal, sakop mo lahat ng probinsya. Hindi katulad nung democratic way na ganito. May mga allotment sa Mindanao, iba sa Bisaya. Eh, pag federal na ang magdidesisyon yung sentro. Parang CIA. May CIA. Merong FBI. Pero yung CIA ang mataas yung central agency. Sakop niya lahat eh. Kaya kung ang problema nandun sa lugar na yun, kung mo federal, matutugunan agad. Hindi katulad nung ang dami mga batas. May mga procurement pa nga, kung ano-ano. Eh ngayon, maganda na nangyayari sa Pilipinas eh. Kita mo, kilabot sila sa paggawa. Paghatol sa mga adik, sa mga... Kaya lang, siyempre, may mga konting ano doon, hindi natin alam yun eh. So, no say tayo dyan. Pero yung otoridad, makikita mo, talagang ginaganap yung otoridad. Para sa mga dukha. Ay yung income daw ng pagkor, umahabot sa 35 billion, ipambibili lang ng mga gamot yun sa mahihirap. O sinong presidente ay nag-isip niyan? Kaya napakahusay na presidente ni Digong. Magtatagal sa luklukan niya. Hindi lang natin alam kapag federal ba, may election pa ng ganito ganyan. Kasi yung parliamentary, mga presidential form, meron eh. Ewan ko itong federal. O manatili siya sa pwesto. Siya hindi na niya kailangan manatili. Maayos niya lang ang Pilipinas. Yung napakaganda, eh yung mga previous authority, nakita mo, puro oligarchs eh. Puro sarili, mayayaman nila. Ito hindi eh. Kalaban niya lahat ng masama eh. Kasi ito'y kilabot sa paggawa ito ng masama sa masama eh, itong otoridad. Kaya magpapasakop ka sa otoridad, ipag-pray natin to na magpatuloy para maging maayos ang takbo ng Pilipinas. Pero importante, bantayan natin sarili natin. Pinaka-importante, bantay sa sarili. Sabi ng 1 Corinthians 26:41. Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, dadapot ang mahina ang laman. So napakahina ng outer man o ng laman ng dating pagkatao. Yung ating dating pagkatao, yan dyan sa katawan eh, sa outer man. Nananahan dyan ang lahat ng kasalanan sa katawan. Kaya kailangan supilin ang laman. At nasupil ni Kristo ang laman. At nasupil ni Pablo ang laman. Kaya sa pamamagitan ng pagpili, pananampalataya. Pagpili na ikaw ay dago ng pagkatao, malakas ka na, matibay ka na, kaya mo na. Sabi sa 1 Corinthians 9:27. Ito, opinion ko lang to ha, sinasabi ko sa'yo. Kasi si Pablo, wala siyang asawa eh. Binata siya eh. Kaya sabi niya, ano ba ito? Anong matutulong ba sa tao? Yung gusto kong gawing mabuti, hindi ko magawa. Ang ginagawa ko yung masama. So, hindi ako ito. Kasi ang gusto kong gawing mabuti, eh, ba't may gumagawang masama sa katawan ko? Yung kasalanan na nananahan sa katawan. So, para magawa yan, na hindi makakilos ang laman, supilin. Ito ginawa niya. 1 Corinthians 9:27. Ngunit hinahampas ko ang aking katawan at aking sinusupil. Baka sakaling sa anumang paraan, sa pangangaral ko sa iba, ay ako rin naman ang itakwil. Siyempre, kung wala ka asawa, magpo-fornicate ka. Kasi nandun sa laman ng kasalanan eh. Pero nagkaroon siya ng kaisipan ni Kristo, napatingil niya yung gawa ng laman, nasupil niya, sabi niya, sinupil ko yung laman eh. So, kukontrolin mo yun, yung dating pagkatao mo, kontrol niyo mo yung laman, nakontrol niya. Sa pamamagitan ng isip ni Kristo. 1 Peter 4:1. Kasi hindi ka pwede umasa sa laman. Sabihin mo, kaya ko ito sa pamamagitan ng sarili ko. Ang laman ay laman. Ang espiritu nga.
At ang laman ay nakikipag-alit sa espiritu at kailanman hindi sila magkakasundo. Ang laman ay laman, mahina. The spirit is willing but the flesh is weak. So hindi ka pwede umasa sa sarili mo lang, sa laman, hindi, sa Diyos. At ang pag-asa sa Diyos, pananampalataya sa salita. Sabi dito, 1 Peter 4:1. Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. Sapagkat siya na nagbata sa laman ang nagpatigil sa kasalanan. So mapapatigil mo yung gawa ng laman sa pamamagitan ng pagbabata, pagsupil sa katawan. Kasi ang gawa ng laman ito, Galatians 5:19-20. In-specify dito ni Pablo kung ano yung gawa ng laman. Nasupil lahat ni Kristo yon at nasupil ni Pablo. So, masusupil din natin. Kasi yung espiritong na kay Pablo, kay Kristo, yun din na espiritong nasa atin. At hayag ang mga gawa ng laman. Sa mga tuwid ay ang mga ito, pakikiapit, karumihan, kalibugan. So, natural ng malibog ang tao, laman nga eh. Wala naman tao hindi malibog eh. Sinong tao hindi malibog? Eh, tao ka nga eh. Kahit nga yung hayop, malibog eh. Hayop pa, ikaw pang tao. Pero gawa ng laman yun, pwede mo sibuilin yun dahil bago ka nang nilalang eh, makapangyarihan ka na. Pwede mo nang ialisin yun. Magsandata ka lang ng kaisipan ni Kristo. Pagsamba sa Diyos, Diyosan. O ba't ito, nagagawa natin, hindi tayo sumasamba sa Diyos, Diyosan na kahoy. Pero bakit sumasamba ka pa rin sa Diyos, Diyosan sa pamamagitan ng covetousness? Yung nagnanakaw ka ng ikap po, pagsamba sa Diyos, Diyosan yan eh. Kasakiman yan eh. O, ba't mo yun gina... Yung pagsamba sa Diyos Diyosa, madali eh. Eh, bakit yung pag nanakaw na ikaw po, hindi mo magawa? Ayaw mo supilin eh. Supilin mo yung sarili mo, yung dating pagkatao. Kaya mo na eh, susupilin mo lang. Pagsamba sa Diyos Diyosa, pagpukulang. Mga pagtataniman, mga pagtatalo, paninibugo, pagkakaalit, pagkapikampi, pagkabahabahagi. Ba't hindi nila ito na-control? Yung dati nating mga kasama, nagkampi-kampi sila eh. Nagbahabahagi sila eh. Gawaan ang laman yun eh. Wala bang matalino sa kanila na, uy, huwag natin gawin to. Kasalanan nito. Ba't tayo magkakampi-kampi? Ba't tayo gagawa ng iglesia, may iglesia? Walang marunong sa kanila. Puro sila hangal. Eh, gawaan ang laman yun. Ba't hindi mo sinupil? Pinagsamahan nyo pa, pinagkasunduan nyo pa. Nag-conspire pa kayo lahat. Eh, di isang buktong na puro mga hangal nito, sinasabi nang ang gawa nga ng laman eh. Pagkampi-kampi, mga hidwang pananampalataya, mga kapanaghilian, mga paglalasing, mga kalayawan, mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito'y aking uunang ipaalala sa inyo. Tulad sa aking pagpapaalam nung una sa inyo na ang mga nagsisigawa ng gayong bagay, hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Kasi kapag uulitin mo na naman yung babalikan na naman yung gagawin mo na naman ang gagawin, ikamamatay na yun, hindi ka magmamana ng kaharian ng Diyos. Kasi alam nyo, itong katawan natin, may tinatawag dito na pattern. Nagkakapag-adjust tayo sa environment. Halimbawa, binalakas sa malamig, sa isno. Ang katawan natin, eh, ano yan eh, bumubuka yung pores eh. Naglalabas ng perspiration yan eh. Para mag-cooling kapag nasa mainit ka. Pag naman nasa isno ka, sasarado pores. Diba? So, nag-a-adjust ang katawan eh. Nag-a-adapt siya sa environment. Yun ang ginawa ng Diyos dyan eh. Kaya kapag nasanay sa kasalanan ng katawan, mananahan ang kasalanan. Kaya kapag inalay mo yung katawan, maninibago ngayon siya, masasanay siya sa kabanalan. Halimbawa, nung una tayo nanigarilyo, sino naninigarilyo sa inyo dyan? Di ba nung una tayo nanigarilyo, unang itip natin, foreign body, nire-reject ng katawan yun eh. Nahihilo ka, tapos uubo-ubo ka, ayaw mo na. Yung uminom ng alak, pag uminom ka ng unang inumo ng alak, nire-reject yung foreign body. Una lang yun eh. Kasi nagsusuka ka, nahihilo ka, ayaw mo na. Pero pag tagal-tagal, umitit ka na naman sa garilyo, so masasabihin ng katawan mo, eto yung ano na yun ah, foreign body na una. Sa bandang uli, umitit ka na naman na umitit, makakaitit ka na ng pampanatik, yung tinatawag na nicotine. So sanay na ngayon ang katawan mo, gusto na niya na ngayon ng nicotine. Ganon din ang alak, nung umpisa ayaw niya eh. Eh, uminom ka na naman na uminom alak, so hinahanap na. Kasi pag may alak ka daw, no, you know, ang utak natin nagsisecrets ng ano, ng endorphins na nagpapasaya sa'yo. Kapag nakainom ng alak daw ang tao,
sumasaya, kaya sabi, ang alak nagpapasaya sa puso eh. Kapag nakainom ka kasi ng alak, may endorphins na lumalabas na chemical sa utak, masaya ka. Ang problema, pag nasanay ka sa alak, hindi na magpapansyon ng normal yung endorphins mo. So, aasa ka ngayon sa alak para maging masaya ka. Ganon din ang mga drugs. Ganon din ang mga chocolates. Pag ikaw kumain ng maraming chocolates, magiging masaya ka. Kasi magsisikret ng dopamines eh, yung brain mo. Kaya kita mo, pag kumakain ka ng chocolate, nasaya mo. Naglalabas ng dopamine sa utak yun. Ganon din ang alak. Kaya lang, hindi ka dapat umasa doon. Dapat umasa ka sa Diyos. Kasi nakapag-a-adjust ang katawan eh. Meron siyang kapangyarihan mag-adjust eh. Yun ang ginawa eh. Kaya kapag masasanay ang katawan natin sa kasalanan, o puro kasalanan ang gagawin, kaya sabi, magsanay ka sa kabanalan. Ialay mo yung katawan bilang handog na buhay. Para masanay na naman siya sa kabanalan, magkakaroon ng, ano, ng kabuuan ng kabanalan ng katawan. Sabi sa 1 Thessalonians 5.23. Sample, para patunayan ko sa inyo na talagang ang katawan ay may pattern na sinusunod. Yung pag-exercise, o yung pag-exercise, o yung paglakad-lakad araw-araw, o yung pag-jogging, hindi, ang hirap niyan. Sa umpisa, hindi mo kaya yan. Pero once na sinabi mo sa sarili mo, gagawin ko na to, nag-jogging ka, isang beses, ang hirap niyan, pero nakapag-jogging ka, kinabukasan, sabi mo na naman sa sarili mo, magja-jogging ka mo. Sa bandang huli, alam nyo, kahit ayaw mo magja-jogging, magja-jogging ka. Bakit? Nasanay na yung katawan, nagja-jogging. Kasi sa katawan, nagkakaroon ng pagsasanay. Kaya sabi dito sa 1 Thessalonians 5.23, pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ang kapayapaan ng inyong espiritu at kaluluwa at katawan ng ingatang buo na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. So, i-divert na natin ang pattern ng katawan sa kabutihan, sa kabanalan. Kasi pag na-adjust na yung katawan, kagaya ngayon, halimbawa ako, ang tagal ko nang hindi umiitit ng marijuana o mga drugs, talagang nasanay na ako nung tumigil ako noon, nung maging Kristiyano ko, tumigil na ako hanggang ngayon. Pag pinurbahan ko pa na uli yan na umiitit ako, mahuhok na naman ako niyan. Kasi pinahintulutan ko yung laman eh. Masasanay na naman ako dyan. So, huwag mong pahihintulot ang makakiinos ang laman. Huwag kang papayag. So, pilin mo ang gawa ng laman. Magbantay ka. Bantayan mo yung sarili mo. Huwag kang papayag. Huwag kang papayag na maghari ang laman. Acts 20:31. Kaya nga kayo magpuyat na alalahanin sa loob ng 3 taon, hindi ako nagligat sa gabi't araw ng paalala sa bawat isa na may pagluwat. So, lagi magpuyat. Be on guard. Bantayan mo sarili mo. Eh, sino magbabantay dyan? Aargila ka ba ng pulis para bantayan ka? Ikaw ang magbabantay sa sarili mo. Mag-iingat ka sa sarili mo. Kasi pag nawalan ka ng katiyagaan, aayaw ka na. Kaya kapag gusto mong maging Kristiyano, mag-Kristiyano ka. Hindi yung sinasabi mo. Ewan ko ba, parang may pumipigil, eh ikaw yun eh. Ang kasalanan ng pumipigil sa iyo. Kaya ayaw mo. Sabi sa 2 Corinthians 6, ang araw ng kaligtasan, naulagi eh. Pag gusto mo maging alagad ng Panginoong Yesus, gawin mo na sa sarili mo. Huwag ka na maghintayin pa ng napakatagal. Abuti ka na siyam-siyam dyan. Ito sabi ng Diyos sa salita ng Diyos eh. At yamang kalakip niyang gumagawa ay pinamamahi ko din naman namin sa inyo na huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos na walang kapuruhan. So, nagbigay ang Diyos ng biyaya, ng pagpapala, the freedom of choice. Yung kapangyarihan ng pagpili. Ibinigay sa bawat tao yan eh. Kaya pag napunta ka sa impyerno, ikaw may kasalanan, pinili mo yan eh. Pag napunta ka sa langit, eh pinili mo pumunta sa langit, tinulungan ka ng Diyos. Sapagkat sinasabi niya, sa panahong uhol, kita'y pinakinggan. Sa araw ng pagliligtas, kita'y sinakluluhan. Narito ngayon ang panahong uhol, narito ngayon ang araw ng kaligtasan. So ang araw ng kaligtasan ngayon, kung gusto mo na talaga maligtas, piliin mo maging Kristiyano. Piliin mo maging alagad ka ni Kristo. Magagawa mo na. Basta piliin mo lang.
Gamitin mo yung freedom of choice na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya tayo sinusubukan ng Diyos para lumabas yung freedom of choice. Sabi sa Deuteronomy 8. Kasi para malaman ng Diyos sa pamamagitan ng Diyos, gagawa ang Diyos sa iyo eh. Para ikaw ang makaalam kung magagamit mo ba yung freedom of choice mo o hindi. Ano ba pipiliin mo, pagsunod sa Diyos o hindi? Susubukan ka. Ito sabi, at inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilan upang kanyang mapagtumbaba ka at subukin ka at malaman kung ano ang nasa iyong puso. Kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So, nasa choice mo yan eh. Kasi yung iba nagsasabi, kailan ba ako sasampalataya? Ngayon, kung gusto mo na. Wala yung, kung si ano pa. Ngayon na nga ang araw ng kaligtasan. Eh, paano kung mag-rapture na buka, di naiwan ka, imbis na kasama ka na. So, yung pagiging alagad ng Diyos, ang pagpili doon, nasa iyo. Kung kailan mo gusto, magaganap yun. Kaya nga sabi sa Deuteronomy 19 eh. Papipiliin ka eh, sa araw na ito. So bukas ulit, papipiliin ka na kailan ka pa magiging Kristiyano. Kailan mo papipiliin maligtas, maging bahagi ng katawan? Maghuli na lahat? Kaya huwag kang magpapatumpik-tumpik. Laging mayroong panahon lagi eh. Paano kung matapos na yung panahon mo? Inabot ka ng indulto. Ito sabi, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa, at piliin mo ang buhay upang ikaw mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. O pinapipili ka na kailan sa araw na ito, ngayon. Itong araw na ito, kasi meron sa inyo dito, hindi pa talaga alagad ni Kristo eh. Ba't di mo gawin alagad ka ni Kristo para makasama ka sa kaligtasan? Sabi-sabi sa Matthew, Matthew 28:19. Dahil dito magsiyaw nga kayo't gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. So sino may gustong gawin ng alagad ang lahat ng bansa? Ang Diyos. Ngayon ikaw, gusto mo ba? Kung gusto mo maging alagad, edi piliin mo maging alagad. Tuturuan ka ng Diyos. At may gagamitin siyang pastor at kung sino-sino para matutunan mo pagiging alagad. Na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, na ituro nyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng bagay na inuutos ko sa inyo, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. So dapat maging bahagi ka ng katawan para mailigtas ka. Sabi sa Ephesians 5:23. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya. Dadagpat kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae pasakop sa kanya-kanyang asawa at sa lahat ng bagay upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na maluwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. So si Kristo ang tagapagligtas ng katawan. So dapat kasama ka doon sa katawan. Ngayon yung lalaki, sabi sa 1 Corinthians 11:3, dadapat ibig ko na inyong malaman na ang pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo, at ang pangulo ng babae ay lalaki, at ang pangulo ni Kristo ay ang Diyos. So ang pangulo ni Kristo ang Ama. So ang lalaki naman, ang pangulo niya dapat si Kristo. Ang pangulo naman ng babae, yung lalaki. Kung ang ulo ng lalaki si Kristo, kapag hindi si Kristo ang ulo ng lalaki, hindi magiging ulo ka ng babae. Ang ulo ng babae, si Kristo pa rin. Kasi kailangan para maging ulo ng babae ang lalaki, ang ulo ng lalaki si Kristo. Down the line eh. So ikaw ang pipili nun. Kailangan piliin mo yun. Hindi pwedeng hindi mo pipiliin. Life is a choice eh. Minsan lang ang buhay. Minsan lang ang pag-asa.
Minsan lang, it is appointed once. Sabi sa Hebrews 9. Minsan lang ang buhay. Hindi naman ito uulitin eh. Walang reincarnation, walang second chance. Always the first and the last. Kaya sabi ni Cristo, I am the first and the last eh. Eh magiging katulad tayo ng Panginoong Jesus. So first and the last. Unang pag-ibig lang, walang pangalawa. Unang pag-ibig lang. At kung paano itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan, pagkatapos nito'y paghuhukom. So ang Diyos nagbigay sa bawat tao ng araw ng kapanganakan. Tapos araw din ng kamatayan. So lahat finished business. Walang unfinished business. Sa Diyos lahat finished business. Kasi siya nagtakda eh. Kasi minsan may narinig ako may unfinished business daw. Hindi. Diyos yun eh. Kaya nga nagtakda siya ng araw ng kapanganakan mo, araw ng kamatayan mo. Ngayon, ito yung tanong dun. Sa araw ng kamatayan mo, pwede ka mamatay ba doon sa araw na yun? Pwede hindi. Kung magiging masunuli ka sa Diyos, pahabain ang buhay mo. Sabi sa Proverbs 10:27. Ang pagkatakot sa Panginoon ay nagpapalaon ng kaarawan. Ngunit ang taon ng masama ay mga ngaunti. So kung magiging masama ka naman, libawa, nagtakda ang Diyos ng kamatayan mo. Libawa, 27 years old ka mamamatay. Eh sumama ka na sumama, paiiksiin pa na yun. Eh ikaw, halimbawa, mamamatay ka dapat 45 years old. Katulad ko, na-stroke ako 45 years old eh. Pwede na akong patayin eh. Eh kaso nakita ng Diyos, masunurin ako sa Kanya, pahabain niya buhay. Ganun ang Diyos eh. Yun sa natatakot sa Kanya, sumusunod sa kalooban niya, pahabain niya buhay. Siya may hawak ng buhay. Ano question mo sa Diyos? Pwede mo ba tanong, ba't mo pinahaba buhay nun? Ba't ako pinaiksi mo? Ano pakialam mo, eh, Diyos ako? Ako gumawa siya, itaas ko, questionin mo ako. Wala kang pwede kumu-question sa Diyos. Ang Diyos ang lumikha ng lahat ng tao, kapangyarihan niya kung ano gagawin niya sa nilikha niya. So ang tungkulin natin, sumunod. Ecclesiastes 13:12. Katungkulan natin, ito. Ito ang wakas ng bagay. Ito yung finality. I therefore conclude. Nasabihin ng mga scientist, di ba? Magagather sila ng facts, ng data. Tapos mag-experiment sila. Pagkatapos, di ba pinag-aaralan natin ito nung elementary? Halimbawa, yung palaka, pag-uling ka ng palaka. Tapos uhubaran nyo, o-operahin nyo yung palaka. Kukuha kayo ng mga informasyon. Tapos ano ang conclusion? Pag nakuha na lahat ng facts, tapos na i-compare na lahat, sasabihin natin, tatlong tuldok, I therefore conclude. Diba? O ganun din ang Diyos eh. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So, ba't ka nabuhay? May katungkulan ka. Ano katungkulan mo? Matakot sa Diyos. Sundin mo lahat ng utos para mabuhay ka, ikaw at ang iyong mga anak. So ano gagawin mo? Papayag ka ba doon? Pag pumayag ka, kailan? Abay na yun ha. Kung kailan ka pwedeng pumayag. Kasi meron iba, kailan ba ako maging Kristiyano? Abay di ngayon ha. Sabi ng Bible ngayon eh. Kailan mo ba bago gustuhin? Ano ba hinihintay mo pa? Rapture? Eh, hindi ka kasama, hindi ka Kristiyano. Basahin ko uli sa inyo ha. 2 Corinthians 6. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamanhid din namin sa inyo na huwag niyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Ayan ang biyaya eh. Binigyan ka ng kaunawaan, ipinaintindi sa iyo na dapat ka maging Kristiyano, dapat kang pasakop kay Kristo, dapat member ka ng iglesia. O naintindihan mo na, ano gagawin mo? Tagapakinig ka lang ba? Tagagawa. Sapagkat sinasabi niya ang panahong ukol kita'y pinakinggan. So pinakinggan na lang ng Diyos sa lahat ng sinasabi mo. At sa araw ng pagliligtas kita'y sinaklulohan. Marami ng bagay sinaklulohan ka. Ngunit ito ngayon ang panahong ukol.
Ang ukol dapat bumubukol na. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. So, yun ang araw ng kaligtasan mo. Yun ang araw ng pagpili mo. Wala nang panahon lalagay. Paano ko mag-rapture na? Si Putin, nag-aano na naman si Putin. Nagsasalita na naman si Putin. Nananakot na naman ito. Magte-third world war na. Oh, ano pa hinihintay natin? Eh, pag nagpaksakan na namang bomba dyan eh, oh, may magagawa ka pa ba? Eh, kung Kristiyano ka na, alagad ka na ni Kristo, ay pag magpaksakan na atomic ba, wala akong pakialam. Ligtas ako eh. Ano pa problema natin? Eh, ligtas ka eh. Bisa mamatay man at sa mabuhay kay Kristo ka, anong problema? Ang may problema, yung hindi ka pa Kristiyano. Ayaw mo pang maging alagad, o, oh, didelikado ka, pag dumating si Kristo, finish or not finish, pass your paper eh. Hindi mo pwede sabihin, Panginoon, sa linggo pa ako tatanggap eh. Ba't di ka tumanggap ngayon? Sabi ko nga sa'yo, ukol ngayon ang araw ng pag-iba. Ba't di ka tumanggap? Eh, dun pa ho ang plano ko. Plano, eh, ito plano ko eh. Hindi ako nga, hindi ko nga alam ang araw ng pagbaba eh. Ama lang nagsasabi, ayaw ko magpakatino. Sabi sa Matthew. Matthew 24:36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak man, kundi ang ama lamang. So ang ama lang ang nakakaalam ayon sa kanyang itinakdang plano. Sabi sa Acts 1:7. So may plano ang Ama sa bawat isa sa atin. May plano siya at ang plano niya, mailigtas ka. Mayong pagyad ka ba? Ngayon, pagdating sa araw na yon, si Kristo nga eh, pinaglihiman ng Ama. Pero yung si Kristo na, pinaglihiman ng Ama kasi kaluwalhatian ng Ama maglihim ng ano eh, ng mga lihim. Glory ng Diyos yun, maglihim. Inalihim niya kay Kristo ang rapture. Bakit? Ito sabi niya. At sinabi niya sa kanila, hindi ukol sa inyo ang pagkaalam ng mga panahon o mga bahagi ng panahon ng itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapamahalaan. So meron sariling kapamahalaan ng Ama, itinakda niya. Wala kang magagawa doon, kahit sino wala. Ang si Kristo nga eh, walang magagawa. Sasabihin pa ng Ama, o Kristo, bumaba ka na, ayos na. Kompleto na bilang ng mga hintil, ililigtas ko na sila, rarapture ko na sila, bumaba ka na. O tsaka lang bababa si Kristo. Eh, sa pagbaba ni Kristo, ikaw ba'y kasama sa iglesia? Yun ang tanong dun eh. Pagkasama ka na sa iglesia, magpatuloy ka sa kabanalan. Siguraduhin mo na lagi kasama araw-araw. Siguraduhin mo naman ang kaligtasan. 1 Corinthians 15, 1-2 naman. Kasi nasa pagsasanay nga yan eh. Halimbawa, katawan mo, sanay na hindi maginaw. Kahit malamig, hindi magiginaw yan. Pero yung sana yung katawan mo, konting lamig lang, ginaw na ginaw agad. Konting ihip lang ng hamin, nakapag-ginaw ka na. Ganun eh, kung ano kinasanayan. Kaya, magsanay ka sa kabanalan, sabi sa Timothy. Magsanay ka sa kabanalan, ito gawin mo. Ngayon, ipinapagtatas sa inyo mga kapatid, ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, kaya ako tinutuloy ang preaching ang ulan eh. Kanina pa dapat ako tapos eh. Ayaw tumigil eh. Hindi rin ako titigil. Ang Ebanghelyo na sa inyo yung aking ipinangaral, na siya naman yung tinanggap na inyo namang pinananatilihan. So, pipiliin mo na manatili ka sa ulo, sa iglesia, sa katawan ni Kristo. Panatiliin manatili kang sumusunod. Lagi kang sumusunod. Pag ingatan mo, mabalabag ka, kagaya nun. Pag ingatan mo, matisod ka. Kailangan tignan mo yung lalakaran mo. Sa pamamagitan namin ito, iligtas kayo. Kung matayagan yung iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y nanampalataya ng walang kabuluhan. So, binali, wala pa yung uto. Hindi ka na sumunod. Ayaw mo. Ay, walang magagawa sa'yo. Ayaw mo. Hindi makakakilos ang Diyos. Ayaw mo eh. Kasi may free will nga eh. Kailangan ma-realize mo yung free will. Kapangyarihang ibinigay sa atin yun eh. Yun ang hindi ginagalaw ng Diyos, yung free will ng tao.
ang ginagawa lang ng Diyos para makapagpasya ka, susubukan ka. Gagawa siya ng sitwasyon sa buhay mo, katulad ni ano, dito si Balaam. Ang ginawa ng Diyos, pinagsalita yung kabayo para makapagsisi si Balaam. Ang problema, hindi rin nagsisi si Balaam. Pinagpapalupa yung kabayo. Sabi ng kabayo, ba't mo ko hinahataw? Tagal mo na kabayo ko dito, ba't mo ko hinahataw? Tapos nakita niya, may anghel pa lang nakaharap. Eh kasi sabi ng Diyos sa kanya, huwag ang sasama niya kay Balaam. Ang ginagawa ni Balaam, ay hinihintay pa eh. Sabi, huwag makikisama eh. Hinihintay pa eh. Kasi may planong bigyan ng mga isang bahay ng hinto si Balaam dahil sa upo eh. Pera habol ni Balaam eh. Eh di yun, pinatay siya ng Israelita, napatay si Balaam. Propeta yun, ha? Pinili niya, dapat pinili niya magpakabanal. Hindi siya na siya napatay ng Israelita. Ganon din tayo, pipiliin mo eh. Yung free will mo, gamitin mo sa pagtipili sa kabanalan. Piliin mo. Huwag kang papayag na hindi ka susunod sa Diyos. Amen. Tigil na.